I am Rodrigo Duterte. I'm a Filipino. I love the Philippines because it is the land of my birth. It is the home of my people. Ang una pa lang ito ha. Kasi meron pa tayong isang piniprepare na kaso, yung fire sale nung ilang properties ng Red Cross na inanya, pinagkakitaan din. Reklamo namang pandarambong o plunder ang inihain ni Senador Antonio Trillanes laban naman sa kapwa niyang senador na si Richard Gordon. Kaugnay ito sa maanumalya umanong paggamit ni Senador Gordon ng pondo ng Philippine Red Cross. Si Gordon ang chairperson ng Philippine Red Cross. Nasa office of the ombudsman ang aming senior correspondent na si Cecil Lardizabal. Cecil. Pinky, samot saring mga kasong ang administratibo at kriminal ang isinampa ni Senador Antonio Trillanes laban kay Senator Richard Gordon kaninang alas 11 dito sa ombudsman. Kabilang na dyan yung plunder o pandarambong, malversation of public funds, violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, culpable violation of the Constitution at violations of the Code of Conduct and Ethical Standards for Government Officials. Base sa 24 na pahinang dokumento na isinumite ni Senador Trillanes sa ombudsman mula noong taong 2004 hanggang 2011 ay nag-allocate si Senador Gordon sa Red Cross ng 193 million pesos mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Sabi ni Trillanes, maliwanag na merong conflict of interest dahil si Gordon daw ang nag-allocate habang siya ay ang governor, chairman at ang chief executive officer ng Philippine Red Cross. Meron ding nakalap na impormasyon si Senador Trillanes na merong 200 million pesos na inallocate yung dating Secretary General ng Red Cross na si Gwendolyn Pang, kaya naman isinama na rin si Pang doon sa sinampahan ng kaso ni Senador Trillanes. Ayon pa kay Trillanes, yung 193 million pesos ay ginamit umano ni Gordon doon sa kanyang kandidatura nung tumakbo siya bilang Pangulo noong 2010 at nung tumakbo siya bilang Senador noong taong 2013. Samantala, pakinggan natin ang pahayag na ito ni Senador Trillanes. Panguna pa lang ito ha, kasi meron pa tayong isang piniprepare na kaso, yung fire sale nung ilang properties ng Red Cross na inanya, pinagkakitaan din. Okay, so maliwanag doon, Pinky, na sinabi niya na umpisa pa lang ito at meron pa tayong aantayin na isasampang kaso ni Senador Trillanes laban kay Senador Richard Gordon. Pinky. Cecil, gaano ba raw ka-reliable yung mga source ni Senador Trillanes? May nabanggit ba siya kung saan kaya niya nakuha yung impormasyon? Okay, ayon kay Senador Trillanes ay very reliable daw yung kanyang mga informants o yung mga impormasyon na nabigay sa kanya. Pero hindi niya sinabi o inamin kung kanino niya ginamit o kinuha ang mga impormasyon na ito. In fact, sinabi ni Senador Trillanes na pinatotohanan nga daw yung kanyang mga kinalap na mga ebidensya doon sa kanyang inihain sa ombudsman ng ilang mga official reports. Katulad halimbawa ng report ng TCIJ na kung saan ay meron daw 170,000 pesos na unliquidated cash advances ang Red Cross noong taong March 2012. Pinky. So Cecil, ang buod nito, ang sinasabi niya sa reklamo ay naglipat ng pera sa kanyang PDAF si Senator Gordon sa Red Cross habang siya ay chairperson. At sinasabi niya meron pang pangalawang wave ng kanyang reklamo kung saan naman kumita rin daw si Senator Gordon. Ganun ang nagiging reklamo, no? Na buod ni Senator Trillanes, Cecil? Tama ka, Pinky. Sinabi niya na meron daw na funnel o nailipat na mga pondo mula sa PDAF ni Senator Gordon doon sa Red Cross na kung saan ay ngayon kine-question na dahil meron ngang mga unliquidated cash advances noong panahon nga ni Secretary General Gwendolyn Pang at habang Chairman, Governor at Chief Executive Officer si Senador Richard Gordon. Pinky. Alright, maraming salamat sa iyo, Cecil Lardizabal. Nag-uulat, nakapanayam naman po ng CNN Philippines si Senador Richard Gordon kahapon at iginiit niyang walang maanumalya sa naging paggamit sa pondo ng Philippine Red Cross. I will never think of using
funds of the Red Cross for personal use. Mm-hmm. I've been a volunteer there for 50 years. And I've been doing nothing but improving the lot of our people by focusing on suffering humanity from earthquakes to volcanic eruptions to everything. So this is another case of fake news. Let him file the suit. I mean, I'm ready. I can account for every single centavo. Tinapos na ng Justice Department ang pagdinig sa multibilyong pisong shabu shipment mula sa China, nasa DOJ. Ang aming correspondent na si Anjo Alimario. Anjo, gaano katagal bago daw maglabas ng resolusyon ng panel? Naku, Pinky, isa pa rin yung malaking tanong sa ngayon. No? Ang sabi kasi ni Assistant State Prosecutor Arisol Del Reyes ay hindi niya matatapos ito sa loob ng ilang araw dahil din daw sa complexity itong mga reklamo na inihain kaugnay nga itong 6 billion peso shabu shipment mula sa China. At kanina nga ay tinapos na ng DOJ panel itong pagdinig dito sa mga reklamo laban sa mga importer at broker, dating customs officials, kabilang na ang dati pinuno nito na si Nicanor Faeldon at mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Nagsumite yung mga respondent ng kanilang rejoinder affidavit bilang huling pagsagot sa reply ng Apideya. Sa panayam natin, kaya dating Customs Intelligence Chief Neil Estrella ay ngayon pa lang daw ay pakiramdam na nila na vindicated na sila sa mga reklamong isinampa sa kanila. At masaya rin daw sila sa pahayag ng ombudsman na magsasagawa ito ng sariling investigasyon tungkol dito sa shabu shipment. Sa tingin nila ay patas daw ang ombudsman. At gitna ni Estrella, wala silang kinatatakutan dahil malinis ang kanilang konsensya. Pero ang pinangangambahan nila ay baka raw dahil dito sa faulty na reklamo ng PIDEA ay baka malinis ang mga pangalan ng mga totoong responsable daw dito sa drug shipment, kabilang na si Mark Tagubal. Pinag-aaralan na rin, Pinky, na magsampa din ang kaso laban naman sa mga PIDEA sakaling mabasura yung reklamo laban sa totoong involved daw dito sa drug shipment. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Anjo Alimario. Nag-uulat. Abiso naman po sa mga motorista, nagsimula na ngayong araw yung pong pagsasara ng ilang kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa 31st ASEAN Summit dito po sa bansa. Nagsagawa kaninang madaling araw ng final dry run para sa traffic management plan na gagamitin sa pagdaraos ng ASEAN Summit. Muling paalala ng mga otoridad, umiwas na sa mga daang apektado ng lockdown para hindi po maabala ang biyahe. Bukod sa mga isasarang kalsada, magpapatupad din ang stop and go scheme tuwing may dadaang convoy na world leader na posibleng tumagal naman ng 5 hanggang 20 minuto. Malaking tulong yung araw-araw na briefing, araw-araw na orientation. 50 to 100 meters, makikita nyo kung gaano ka-visible lahat ng pwersa, from enforcers to Philippine National Police to HPG, mga cycle units natin, mobile patrol, ambulansya. Ang priority natin dito, security ng mga delegado natin. 20 to 22 world leaders ang pupunta dito sa bansa. At wala tayong ibang kailangang intindihin kundi yung kapakanan nila. And Philippines, ako si Pinky Webb. Ang mga balita ngayon, dating Pangulong Noynoy Aquino sinampahan ang kasong graft at usurpation of authority ng ombudsman. Senador Richard Gordon sinampahan naman ang reklamong plunder ni Senador Antonio Trillanes. At bandang Paramore magko-concert sa bansa. Magandang tanghali, naghain ng kasong kriminal ang Office of the Ombudsman laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino. Ito'y kaugnay sa Mabasapan o Clash taong 2015 kung saan 44 na miyembro ng Special Action Force ang namatay. Alamin natin ang karagdagang detalye hinggil dito. Nasa Sandigan Bayan ang aming correspondent na si AC Nichols. AC? Yes, Pinky, kaninang umaga nga ay naihain na dito sa Sandigan Bayan ang mga kasong graft at usurpation of authority laban kay dating Pangulong Noynoy Aquino dahil sa kanyang di umano'y pagkakasangkot sa Mamasapan o Clash. Saktong 9:43 a.m. natatakan ng received sa may docket ng Sandigan Bayan yung mga kaso o yung mga charge sheet or criminal information. At ang paghahain na itong mga kasong ito ay nangyari halos 2 buwan matapos gawing final ni Ombudsman Conchita Carpio Morales yung kanyang findings na may liability itong si Aquino doon sa Mamasapan o Clash. So ayon sa Ombudsman, liable si Aquino doon sa Mamasapan o Clash dahil siya yung nag-authorize
nung paglahok ni dating PNP Chief Alan Purisima sa Oplan Exodus maski pa suspendido si Purisima noong mga panahon na iyon. Si Purisima naman at dating SAF Director Getulio Napeñas ay humaharap na rin sa parehong mga kaso dito sa Sandigan Bayan dahil sa Mama Sapano incident. Si Aquino naman ang pang-apat na dating Pangulo na nakasuhan dito sa Sandigan Bayan kasunod ni na Ferdinand Marcos, Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Pinky? So AC, anong aasahan natin na susunod na posibleng mangyari matapos itong paghain ng reklamo? Okay, so yung next na ina-expect naman natin ay yung pag-raffle nitong mga cases para malaman kung aling particular division ng Sandigan Bayan yung mag-handle or didinig nitong mga kasong ito. So dito sa Sandigan Bayan, every Friday yung raffle nila ng mga cases. So ngayong Biyernes ay inaasahan na natin na masasama na dun sa mga iba pang bagong sampang kaso, yung mga kaso laban kay Aquino, dun sa mga iraraffle nga nila ngayong Biyernes. So once na mairaffle na yan sa isang particular division, ay ire-review pa ng mga justices yung mga kaso na yan. At mabibigyan din ng pagkakataon si Aquino na maghain ng kahit anumang motion na gusto niyang ihain, for example, motion to dismiss. Pero syempre, depende pa yan sa kung anumang legal remedy yung ite-take ni Aquino. Ultimately naman, kapag in-affirm na ng korte yung case na final, na, yung criminal information na final ng ombudsman at sinabi niya na may sapat na basehan para magkaroon ng trial, ay tsaka pa lamang maglalabas ang korte ng arrest warrant laban sa akusado. Pero ito namang mga kaso na isinampa kay Aquino ay bailable. Nakaset sa 30,000 pesos yung bail para dun sa graft at 10,000 pesos naman para dun sa usurpation of authority. Balik sa'yo. Maraming salamat sa'yo, AC Nichols, nag-uulat mula po sa Sandigan Bayan.